Wala na guys, talagang sira na siya, ano na, talagang sira na yung pintura sa sobrang tagal na. Hindi ko pa naayos. So, sikapin kong maano ko to, magawa ko na to. Dahil matagal ko na pinangako na gagawin ko to, hanggang ngayon. Lumipas na ang taon, hindi ko pa rin nagagawa. So guys, let's go. Lilinisin ko lang to. Yan, ito po. Dito po nakatambak yung mga ano na to. Yung makina niya at saka yung kanyang mga shock absorber sa harap. Ito po yung shock absorber niya. Tagal na talagang panahon. Ayan. Nakikita nyo. Iba na itsura niya. Hindi na malinis. Ito yung kanyang makina. Oh, lumot-lumot na. Ayan yung kanyang swing arm. So, ayan. Ito yung makina. Kita nyo. Lilinisin ko lang. So, ayan. Habang nililinis ko, sinasabon. So ito na yung itsura nya, nung malinis ko na siya. Maglilinis muna ako ng mga kon. Mga parts na gagamitin ko, ito yung kambyada, lumang kambyada lang. Tapos yan, mga gamit ko lahat. Pagpipilian ko na lang. So yan, let's go. Mga spacer. Let's go, linisin ko muna. Ayan, tinatanggal ko lang yung ano, kalawang. Yan, kaya sinasandir. So yan, malinis na siya. So yan na po yung itsura nya. Yan, pinipinturahan ko. Kulay pula po yung pintura. Kasama ko na pong pinipinturahan dyan yung ano, adjuster niya. Yung chin adjuster sa likod. So ito na po yung ano, itsura. Pansinin nyo po yung kulay ng manibila niya. Diba kulay gold? Gold siya na hindi maganda. So mamaya, ano yan, papalitan ko yan. So ito, asimbol ko yung swing arm. Ito naman yung kanyang shock sa likod. Ayan. Yun, natagalan kasi nag-change color. So yun, nilinis ko pa yung mga lumang mga ano. Ito pa oh, brake caliper, ito luma na to. Oh, wala na akong mahanap. Ito luma rin yung kanyang crank. So yan, let's go. Assemble na naman natin ulit. So ayan po, ina-align po yung gulong sa likod. Ini-check ko po. Ayan yung makina, nailagay ko na yung makina niya. Yan, tingnan nyo po maigi, Weave 100 po yan. Weave 100 na makina, Honda. So ayan yung palibot. So kulang tayo ng upuan. So maghahanap tayo ng mga upuan dito. Ito, medyo ano na talaga, pinagbahayan na ng mga damo. Ilan lang to? Dalawang upuan. Ito. Ito, maganda rin. Maganda rin to. Pero what's out guys? Ito na lang siguro mas malaki. Let's go, lilinisin ko pa. Tapos papalitan ng cover. May number po. May number pa yung upuan. So, urak na yung ating pum. Urak na siya. So, ito na siya. Pagkatapos nating magawa yung upuan. Ayan, ito. Itong bandang likuran. Ayan, nakikita nyo yung cable ng ano, yung hose ng brake sa harap. Ayan po. Ayan, ito siya. Ikabit na natin. Wala pang brake fluid yan kasi hindi pa naikabit yung hose niya sa kanyang brake caliper. So, yan yung itsura guys. Pagmasdan yung maigi, ito yung bandang likuran. Yan, ito, mga napulot ko lang to sa ano. Ito, napulot ko lang yan. Yan, wala pang kadina. Yan, yung tambotso niya. Iayos ko pa yan, isisiting ko pa yung elbow. So, yan na po. Ay, kita nyo, pagmasdan yung maigi, kung ano pa yung mga dapat kong ilalagay. Kunting-kunti na lang. Kunting tiis na lang. Ayan, yung cable. Brake cable pa yan, brake cable ng scooter. So ito yung tambutsong ilalagay ko. So iba yung belt, pang 125. Pang 125 yung ano niya, elbow. So kakat ko to, puputulin ko. So yan, malapit na to matapos. So ito, sinisiting ko na yung kanyang ano, tambutso. So yan, saka ako i-welding. Yung gamit ko pong welding rod dyan ay stainless po yan.
Ayan, ito po, pinagpraktisan ko lang po. Ayan, ito po yung ano niya, resulta ng aking pag-rewilding. Ayan, parang professional eh. Pero tsamba lang yan. Ayan, ito na yung tsura. Ayan, meron siyang holder dyan sa gilid. Ayan, ikakat ko pa yan, yung putris niya. So yan, nakita nyo, nakakabit na rin yung hose ng caliper sa brake sa harap. Gumagana na po yan. So ito na po. Mas tayo, kunting-kunti na lang talaga. Ayan, ito na lang yung kanyang kulang. Ito. Carb na lang ang kulang. So ito, lumang carb. Linisin ko lang para magamit muli. At ang gagamitin kong kadina ito, mga tugtudugtong lang. Ayan, mga ano naman to eh, matibay naman to. Ayan, basta't ayusin lang yung pagkakadugtong. So yun, list ano tayo, list ay sa gastos kasi mahal din to bilhin. So yun guys, let's go. So ito na, napalitan ko na yung ano, yung paglalagyan ng kanyang putris. So yan, winilding ko yung bolt kasi bolted yan eh. Bolted tong kulay orange na to. Yan, pang scooter talaga yan. Pero yan, may ilalagay pa ako dyan sa gitna. May bushing yan. Ito na lang, side stand niya. So yan, putol, luma na. So lalagyan ko na, ito na lang yung gagawin kong ano niya. Ito sa baba. Yan, so ikakat ko pa siya. So wala na eh, tipid tayo, tipid. Ito na, tapos na yung ating motorbike. So ito nakikita nyo, yung putris nya, yung mga lumang kambyada, lumang ano, stand, side stand, o ayun o. Yan, kadina natin, pininturahan, ito na siya. Nabuo na natin yung tambotso nya, nakinat natin, na hindi naman sa kanya. Ayun, ito nyo, pati ito, sa 125 ito. Ah, makikita nyo lahat. Yan yung kanyang tawag dito. Fuel filter. Mayroon siyang gold. Yan yung kanyang CDI. Ayun, kompleto na. Andun sa loob yung kanyang coil. Yan, nakikita nyo. Ito yung kanyang itsura. Ito siya guys. So papanda rin natin, ibababa ko lang para matesting natin kung gumagana ba talaga to. Ayan na guys yung under nya. Wala pa siyang minor, hindi pa na-seat yung kanyang ano. Tawag ito minor ng carburetor. So yun, tumutulo pa. So bago lang, kalalagay lang ng gasolina. So ito na guys, tapos na. So ayun, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel.
So yun guys, pa-subscribe naman. And then don't forget to click the notification bell. Paki-bell all po guys para maging updated kang lagi pag may bago akong i-upload na mga video. So yun guys, this is Maki and Makoy. Is out for now. Thank you for watching guys.